Maupo kayo. Maraming salamat sa ating minamahal na Vice Mayor Hani Lacuna, ang ating talagang partner, Pat Pogoso, Teresa Libarbar, Crucial Nieto, Apple Nieto, Crucial, wala na pala si Bernie, retired na. Si Crucial Jong Isip, at ang ating bagong galing, ligtas na sa kapahamakan, ang ating majority floor leader na inyong minamahal na Crucial Attorney Joel Chua. Sa mga barangay officials, chairman, kagawad, secretary, treasurer, tanod, sa aming mga kapwa kawani, sa city engineering na pinamumunuan ni Architect Balmoris at ang kanyang partner na magaling na rin na si Engineer Andres. Si Engineer Sada at si Kenneth Amurao na tagapaglinis ng inyong mga basurang tinatapon sa ilog. Ang ating DPS, si Director Bagay at sampu na namin pang mga kasamahan ng empleyado. Magandang umaga. Isang ligtas na umaga. Hopefully, iawa ang Diyos. Ngayon, hindi ko maisip. Sige, magtatanong muna ako. Sino dito sa Valderrama? Mas kilala ko itong Valderrama. Diba nito? Ang nakatira na nasa kamay. Isa. Ayun, may witness na ako. Dalawa. Hello. Sapagkat 30 years ago, hindi ko maisip na itong Delpan, paraiso ng Delpan, simula hanggang doon sa may kapisan, yung tindahan ng kapis, hanggang dito, nagpapadaus-dus lang kami sa padulasan. Yung may malaking isda. Ha? Ayun. At siso. Dahil ang bahay namin ay sa tapat nito. Noong panahon nung wala pang ICTSI o MICT. Lahat yan. Parola compound. Walang area A, area B, area C, gate 1, gate 2, gate 3. Isang compound na tambak ng bubog at kusot ng San Miguel. Kaya ko yung binanggit, eh ano naman ang halaga nun sa amin, Yorme? Opo, sapagkat ng mga panahon na yun, squatter na po itong gitna ng island. Marami nang nagdaang administrasyon. Marami nang nasabi sa mga ilang pamunuan. Pero for 30 years, hanggang sa ako ay naging basurero, na araw-araw kong dinadaanan pagkaling ko sa BF Homes Building sa Intramuros, sa Palacio del Gobernador, bababa ako ng Delpan, Nangka, Valderrama, aabangan ko na yung sinulid ni Elizalde, yung Elizalde Road, ando sa kanto, condominium na ngayon. Dahil yung plastic na blue na sinulid, nabibili yun. Hanggang papunta ang Renarente, Las Marinas, Binondo, Santo Cristo, M. De Santos, and so on and so forth. Bago uwi ulit sa atin. Nakita, pwede ko maisip ang sarili ko ngayon na yung isang batang libagin, alipungahin, tolonges, pakalat-kalat sa kalye, ay maaari palang makapagbigay ng pagkakataon sa mga tao sa bagay na hindi niya nakamit sa buong buhay niya. Ang kasiguruhan sa panirahan. Kaya ngayong araw na ito,
ay pagpapasalamat ko bukod sa aking kapwa kawani, kundi higit sa lahat sa Panginoon Diyos. Sa mga kursiyal na nandito, sa barangay official na nandito, let me refresh your mind. A year ago, I stood at the corner of Liberiza, Labisares, here. In one evening, paalala ko sa inyo kung ano yung sinabi ko. Panahon ng kampanya yon, ano sabi ko sa inyo? Huwag niyo na akong iboboto kapag binigyan niyo ako ng pagkakataon na maglingkod nang hindi ko kayo mabibigyan ng disente at maayos na panirahan. Naalala niyo yun? Yun ang binitawang kong salita dyan. Dahil ang hiningi ko lang sa inyo, isang pagkakataon lang, bigyan niyo lang ako ng pagkakataon. Yung laway na yun, ngayon, tupad laway. Umpisa pa lang yan. 40 square meter, 2 bedroom, isang pamilya, isang kwarto sa magulang, isang kwarto sa mga anak. Dati, umaalog ka lang kapag dumadaan ang truck. Ngayon, umaalog ka habang papakyat ka sa elevator. Kusin nyo? Opo, because I really wanted to be the best. I want to bring you the best. Yun ang gusto ko. Kung gagawin rin lang natin, gawin na natin tama at decente. Kaya sa inyo dyan, mga nakikinig, sa gitna ng island yan, e awa ang Diyos. Ito, Binon Dominium 1. Kung may 1, pag may number 1, babayero ka talaga eh. Number ko kagal. Pag may 1, may 2. Pag may 2, pag may 3, may awa ang Diyos. Pero hindi pwede nang ikubli na may katotohanan pala ang pwedeng ang mga salita ng taong pamahalaan. Posible pala. Ayan po. Nadali na natin yung Condominium 1, Condominium 2, ginagawa na sa Bicas. Ngayon, Binon Dominium 1, hopefully soon Binon Dominium 2, then Baseco, pamamahagi ng lupang kinatitirikan ng bahay nila. Then pupunta tayo sa Pedro Hill. Then pupunta tayo sa May San Lazaro. Then pupunta tayo sa Canonigo hanggang may awa ang Diyos. Pagsihanin ng mayor, alam ko matutuloy lahat yon. Opo, sapagkat bahagi siya ng pagkakataon na tukbin ang paniguruhan sa buhay na pangarap ng bawat batang Manilenyo. Mahirap maging squatter. O, taas ang kamay ko, wala kayo pangamba kung di kayo mag-iba ngayon dyan. Pwede? Naman! Di ba wala kang kapanatagan? Yun ang pinakamahirap sa isang squatter. O kita nyo, na-squat kami. Ba't kami na-squat sa parola? Dahil ginawa ang kalsada. Nung ginawa ang kalsada, nga, squat na. O kaya natira kami sa tahimik. Doon, kay Mordes Bakery. Sa may ano, yung tindahan ng mais. Luwalhati, Maria Payo. Lahat, paikot-ikot. Pag walang pambayad ng upa, impake na. Ganun kahirap. Kaya ayaw kong danasin yun.
hanggat kaya natin, hanggat may pagkakataon, ibigay natin ang mga proyektong pakikinabangan ng tao. Tao muna bago kalsada. Yan ang bagong lungsod ng Maynila. Then let me take this opportunity. Maswerte kayo, mga taga San Nicolas, Binondo. Mamimili ka. Nangka, Wakali. Kayo ba ay may pangamba sa COVID-19? Araw-araw ba kinakabahan ka, tinatanong mo sarili mo kung meron ka o wala? O ngayon, sasawatayin ko kahit man lang yung pangamba nyo. Ang Justice Abad Santos, dumating na ang bagong serology machine para mag-mass testing at pwede na kayong mag-walk-in. Dalawa, tatlong araw na lang. Nyanyanggay na kayo. Kaya mamimili kayo, mga taga San Nicolas. Hindi po biro yung sinabi ko. Tumingin ka sa Nangka, meron. Pag tumingin ka sa Wakali, Gat Andres. 1-2. 1-2 sa awa. Kung adik ba yung injection. Nasakit ko. So yan, ito yung kaloob namin sa inyo ng libre para mabawasan ang inyong mga pangambasan. Walk in. Eh, hindi nyo na kailangan pumunta sa grandstand. Hindi nyo na kailangan pumunta sa loto. Sa ospital na Sampalong meron na, sa Gatagres Perpasyo meron na, ngayon magkakaroon pa tayo rito, sa Santa Ana meron din. So, kaya, lahat ng ito ay gawain ng pamahalaang lungsod. Ngayon, ito ay isa sa mga bahagi ng responsibilidad ng ating lungsod. Pero, ang panawagan ko, gawin niyo naman ang inyong responsibilidad. Ano ang responsibilidad ng mamamayan? Pwede mag-ingat. Di ba responsibilidad niyo sa sarili niyo? Tanong, nakamamatay ba ang COVID? Tasa ka may nang naniniwala nakamamatay ang COVID? So alam niyo yung nakamamatay? Alam natin, sinabi niyo ba yun sa mga anak niyo? Sa mga apo niyo? O di papasukin niyo sila sa oblo? Huwag niyo silang palabasin. Dahil, hindi nga kayo nahawa. Disiplinado nga kayo. Dahil kayo may ingat na. Yung bata, nasa labas, nahawa, dinala ang virus sa oblo. Awa-awa na lahat. Kaya po kailangan natin, kung gusto ninyo magtagumpay ang gobyerno, kailangan kayo rin ay maging kasapi ng laban natin ito. Hindi ko po ito kaya. Hindi po kaya ni Vice Mayor ito. At hindi ko siya lamang. Kailangan ang taong bayan mag-isa. Disiplina. Nakakatuwang isipin ni iba sa inyo. Mayroon na ito. Ang bayan ba kayo ito? Diway? Gawa ng Batang Maynila. Binigyan natin live yung program para makapagbigay ng mga mask. O, mag-mask kayo. Nagugas ng kamay. At yung kapitbahay mong Mema Sabilan, Mema Pasilan, yung kapitbahay mong Chismosa, ako mo muna kakausapin, baka may virus yun. Kaya kailangan natin ng physical distancing. So, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Mahirap bang maging magulang? Mahirap? Maging nanay, maging tatay? Mahirap ano? Nararamdaman nyo, mahirap? Dahil matigas ang ulo minsan, sumusuway minsan ng iyong mga anak. Tama mali. Pero ang magulang ba dapat bumigay? Hindi, no? Handa ba ang magulang na magsakripisyo? Yan ang gagawin ko sa inyo. Bilang pansamantalang ama ninyo sa lungsod ng Maynila.
magsasakripisyo kami. Pero ang pakiusap namin, kailangan magkaisa tayo. Ang tunay na magulang, nagdidisiplina ng kanyang anak. Dahil ang pagdidisiplina ay pagpapakita. Ang sitwasyon, ganun ang pamamaraan, ganun din natin pinatatakbo ang pamahalaang lungsod ng Maynila. Pagmamahal at pagmamalasakit, pagdidisiplina. Dahil ang gusto ko maging malinis, maliwalas, ibalik tayong squatter, hindi natin kailangan maging dugyot. May dignidad din sa pagiging squatter dahil tayo ay tao din. At ang halaga sa ngayon, lalo na sa pandemyang ito, ang halaga ng buhay ng tao, pinagpantay ng pandemyang ito. May pera o wala, pwede kang madisgrasya. Walang visa ang pera ngayon. Kaya yan ay isang pagpapaalala sa atin bilang tao dito sa mundo na pangalagaan natin ang ating kapaligiran, ang kalinisan sa katawan, kaayusan, pagsunod. Dahil kung hindi, malamang sa hindi, mapapariwara tayong lahat. Mapapariwara lahat at pinagsisikapan ninyo. Dahil meron tayong mga kaanak o kapamilyang sumakabilang buhay. Dala ng pandemya. Kaya, ulit-ulit, kahit sirang plata. Di ba tawag sa atin ng mga anak namin? Kapagandang nanay ko, kapagandang tatay ko, parang sirang plata. Paulit-ulit na lang. Dahil sa paulit-ulit ay pagpapakita ng tunay na malasakit. Kaya paulit-ulit kong pinananawagan, magdisiplina tayo, sumunod tayo sa alituntunin, pinatutupad ng pamahalaan. Proteksyonan natin ang ating sarili para na rin natin proteksyonan ng ating pamilya. Yan na rin ang bahagi natin sa pamahalaan. Yun ang kailangan natin ngayon, mga kapatid. So muli, congratulations sa future owner ng condo ninyo. Parang tanang nakatira sa Binondo. Sa Binondo ba maraming condo ninyo? Tama? Maraming bang condo ninyo dyan? O, dito rin may Binondo ninyo. O, para kanino? Sa mga tunay na nangangailangan. Kaya, ayawan Diyos. Pagdasal lang tayo, manalig tayo sa inyo. Hawa, makaraos tayo sa pandemya ito para mas mapabilis, mapalawak, mapalaki pa natin yung mga ganitong problema. So muli sa inyo lahat, mag-iingat kayo. Kaya nyo ba mag-ingat? Yes. Weh, kulit nyo eh. Oo. Oh, ingat kayo. Ingat kayo talaga. Dito lang. Delikado itong sitwasyon natin. Ha? Hanggat meron isa, may panganib. Hanggat may isang may virus, may panganib. So muli sa inyo lahat, maraming maraming salamat sa pagkakataon sa pinagaling. Sana hindi ko nasawi yung pagkakataon o yung inaasahan ninyo sa salitang binatawan ko noong nakaraang taon. Palakpakan din natin ang ating mga pusihan. At ang pinakamaganda sa lahat na Vice Mayor sa buong Maynila. Isa lang. Ang ating Vice Mayor, Nani Lacuna. So, mag-ingat kayo. Please keep safe, healthy. May awang Diyos. Makakaraos din ka. Magandang araw. Pagpalainawa kayo ng bomba. Manila! Maraming salamat po. So yun po, narinig po natin yung pong speech ni Yorme Isko para po dyan sa Binondo Minium. Talagang tuloy-tuloy lang po yung pagsasagawa nito pong mga malalaking residential projects. It serves as a model na pwede pong gayahin ng mga
kahit mga susunod pa po na administrasyon after kay Yorme Isko. Pero ang hanggang bang nakaupo po na mayor si Mayor Isko, pipilitin po niya na mabigyan po ng disenteng bahay po lahat po ng residente po ng Maynila. And hopefully po, maalis na sila dun sa mga delikadong lugar at permanente na pong hindi malagyan ng kahit anong structure yung pong mga lugar na yon. So yun po ang strategy po behind this binondominium, tondominium. So abangan po natin kasi po marami pa pong gagawin po para po sa mga mamayan ng Maynila. Thank you very much guys. See you po sa next video po natin, Pilipinas. God first. Bye-bye guys.